So yan guys, ha, nandito ako ngayon, magpa-partner ako kay Boboy. Ayan, yung Boboy na master namin dito sa aming ginagawa. So ayan, ayan siya, ayan. Kaway muna, boss. Boss, kaway muna. So yan guys, ha, pinapakita na tayo ng pinakamalupit ang ano, trabaho. Yan. Yan, tinututok niya doon sa butas. Yan guys, branch line niya ng ano, water line. Papasok sa mga units ng kondo. Ito yung pinakamin niya, yung malaking tubo. So ngayon guys, may mga ano kasi yan, may mga eksaktong sukat na hindi dapat natin ano, baliwalain, kasi maraming masasagasaan pag hindi natin sinunod yung mga sukat-sukat nila. Kasi yan guys, kaya yan nakaganyan, may dadaan pa doon sa taas na ano, awang ko kung anong dadaan dyan, basta nakaganyan sa ilbo, naka down siya, nakababa, may dadaan pa doon sa taas. Dito naman, nasa taas siya, ibig sabihin dito sa baba yung may dadaan pa. So yan guys, ikinakapit yung ano, dugtong or nipple sa paloob, papasok sa ano, nagtagos ng biga. Yan, ayun guys, oh. Yung biga na yan guys, may mga abang na yan na tubo para hindi na siya ipuring or putasin. Nung pag-islab niyan, pagbuhos, yan, may abang na yan. So yan guys, paglalagay ng teflon. So nilalagyan muna ni Boboy ng ano, thread sealant. Yung purpose ng thread sealant guys, pag hinigpitan yung tubo dun sa ano, yan kasi tumitigas yan. Yan, para hindi tumagas yung ano. So yung pagkabit kasi nito 100% talaga guys, dapat walang tagas yung tubo. Doon yan guys ilalagay. Bali, branch line na yan guys ng sprinkler, yung droppings. Yan, itong tubo na to. Ang size pala nito guys ay uno. Anong schedule nito? Anong kapal? Ha? Ha? 40. Schedule 40 yan guys. Uno by 40 yung kapal niyan, yung kapal 40. So yan. So talagang kahit gano'ng palakas yung pressure guys, wala talaga, hindi talaga puputok. So magkakaroon man yan ng ano. So kung magkakaroon man yan guys ng tagas, dyan lang yan talaga sa mga dugtungan. So dito sa pinakatubo na yan, yan, hindi talaga yan magsasabog kahit gano'ng palakas yung ating pressure ng tubig. So yan guys, ganyan lang yan. Talagang sa paghihigpit pa lang ng tubo, kailangan mo ng lakas. Pag medyo gutom ka, talagang panghihinaan ka. So yan guys, ang diskarte niya. Yan. Tataas na yan guys. Yan. So yan na yan guys, yung ilbo na yun na nasa ano. Yan na yung droppings ng sprinkler natin guys. Yan. Yan, pag nakatapos na guys ng mag-install ng ano, kung sakaling ano, mag-electrical na tayo para sa smoke. Yan. Yung smoke naman yan guys, ang purpose noon para ma-detect natin kung mayroong nasusunog sa loob ng building. Smoke na yun guys, ay ang purpose noon ay ma-detect natin yung sunog sa loob ng building. Actually, hindi naman talaga yun yung nagpapa ano yun boy, yung nagpapaputok doon sa sprinkler. So yung init talaga guys ang nagpapaputok doon, hindi yung usok. Yung dyan sa droppings na yan, hindi yung usok. So init lang ang nagpapaputok doon. Kaya yun, nagpaputok na siya. Bingi ako guys, bingi. So kaya hindi natin, wag nating isipin na yung usok sasabog ka agad yun. So hindi, mag-a-alarm muna yun guys, kasi madidetect ng smoke yung yan, kagaya yan, detect na yung sabog ng pusga natin. Mag-a-alarm muna yun doon sa ano, fire alarm. May ano yun, anong tawag doon yung sa monitor niya. Ngayon, pag nag-alarm yun guys, ibig sabihin, mayroon na siyang nadidetect na nangangamoy sunog. So
Pag once na sumiklab na yung apoy, saka guys puputok yung sprinkler. So, hindi ko na maipapakita yung pagtitesting noon kasi baka ilipat na ako sa ibang site. So, yun lang guys. So, ito guys yung thread sealant na nilalagay natin. Yan. Pwede rin to guys ilagay sa mga PVC. Ito, thread sealant na to. So, ang tawag dito ng Chinese ay ketchup kasi hindi nila ma-pronounce yung sealant, thread sealant. So, yan. Malaki ang purpose nito guys sa mga fire pro. So, yan na guys. Yan. So, yan guys. Unong tubo yan, papunta doon. Yan. Bali, branch line din yan ng sprinkler. Branch line yan guys ng sprinkler. Yung papunta dito guys. So, dito kasi sa kwartong to, dalawang sprinkler. Yan. Isa dito, tapos yun. Yan yung ano niya. So, yan guys. Yan yung veterano nating installer dito. So, dito, pag nakasama mo tong taong to, marami kang matututunan about sa diskarte ng pagli-layout sa Fire Pro. Yan, yung kagagaya niyan, yung pagkakabit ng ano, ng branch line. Yan. Marami kang madidiskarte dyan. Kasi ito guys, yung taong to ang na-assign ni foreman sa testing. Testing at saka sa pagpipressure. Yung ibig sabihin guys ng pagpipressure, yun yung lalagyan na ng tubig yung mga tubo. Para titingnan natin kung may tagas yung tubo. So yan, pag may tagas ang tubo, yan, si Buboy talaga ang nakaasay na magre-repair. So, kaya malaking pakinabang to dito sa kumpanya. Hindi nawawala kung saan yung mga testing na. Yan ang maasahan natin. Guys, kinakabit ni Buboy ay reducer ng 1-in-1/2 at saka 1-in-1/4. Yung 1-in-1/4 yung papasok dito sa loob. Yung 1-in-1/2 galing dyan sa mechanical tin na yan. 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 Niigpitan niya ng gusto para 100% yung ano natin guys, yung trabaho. So, yan guys, bawat pag ano sa guys sa mga dugtungan, pag ano ng fittings, nilalagyan niya ng sealant thread, thread sealant pala, sorry. Yan, yan yung guys yung tubong yun, 1-in-1/4 na yan guys, papasok sa loob ng units. Yan, sa loob na yan dyan. Magaling talagang installer yan guys, kahit ano tayo masabi dyan. Ayan, tira mo guys yung thread nya. Ayan, magaling yan guys. Alam mo na natin ang martilyo. Martilyo na lang, boy, masisira yan. Yan. So yan guys. Nung binuhusan yung beam na yan guys, may abang na yan dyan na tubo na PVC. Yan. Para hindi na mag-coring dyan. So yan guys, didiskartehan niya na. Yan. Yan. 10.5. Hello. Sure mo na. So yan guys, ang diskarte niya pag sukat para sure talaga na ano, hindi na babaling. 11. 9.
sukat. So dito yan guys, tatagos. Yan. Oh, ita. Oh, elbow. Oh. Boy. Ayun siya. Ah, ah. Huwag mo masyadong pakadikit. Adjust ka. Isulat ko na lang. So yun guys, makitrade ako ngayon dahil inutusan ako ng aking partner. So papakita ko guys kung paano mag-process ng makitrade dito sa trading machine. So yun guys, ang ititrade ko pala guys ay 1 in 1 port is scheduled by 40. Yung kapal niya 40. So ito. Tapos itis, pagkatapos natin guys mag-trade, itisting natin dito sa spacing na ito, elbow. So, okay na. Sabi ko sa iyo boy, lahat ng challenge na ibinibigay sa akin pagdating sa trabaho, ginagampanan ko. Para, siyempre, nag-adap ako ng marami ng iba't ibang skill. Ngayon ka naman ba, pagdating sa trabaho, kasi gusto ko boy, iba-iba yung trabaho kong alam ko.
kasi hindi naman yan mawawala eh. So, papakinabang naman natin yung ating buhay eh. Kaya lahat ng tinuturo mo, ginagawa ko. So, actually, ito naman, pag-print, sanay na ako dito kasi sa electrical, print kami. Sinin kasi senior eh, may isang piraso eh. Ayaw pang iulan ano? Kulog lang ang nangyayari. Thank you.
Pinili yan. Ganyan ba yung binabayaran pa? Uy. Sa amin kasi walang nilalagay na tiglon. Baka trip o plain. Dito kasi may nilalagay pa eh. Oo, oo, okay. Pero pinatrip ako dito ng bayang nakaraan yung muna. Bukan cuma sakit, sakit kepala.
Yun, tapos. Tapos din. Bukas. Nagpapag. Trade natin, yan. So, yan, mga, ano yan, coupling, ito. So, natapos na natin, guys. So, mamaya, ikakabit na namin yan. So, yan na, guys, yung trinade ko kanina. Ayan, ikinakabit na ni Master. Ayan. So, ano pa, kiyabot? Oh, yabit. So, yan, guys, ikinakabit na, yan. So, kanina, siya lang nagsukat nun. So, ako ang nag-trade. So, yan kasi guys, may experience naman ako sa pagtitrade. Pero sa pagkakabit ng mga fittings dito, ng ganyan, ilbo, dito lang ako natuto guys. Actually, yung pagtitrade ng electrical tapos ng fire pro, magkaiba guys. Kasi kami, pagkatrade, ang kinakabit lang namin, coupling. So, yan, pagkatrade, mayroong sealant, ano, trade, tapos tiplon. Tapos saka natin ikakabit yung ilbo or kung ilbo te kung te. Tapos bago natin ikakabit yung ganung fittings, lalagyan pa rin sa na sa loob ng ano ng thread sealant. So yun lang guys. Kami guys sa loob, isasaksak namin to sa butas itong 45 na haba. Palabas dun. Yan. So yan guys. Ayan. Doon guys sa may PPR na yun ang puti. Yan, doon. No, yun, oh. Yun, oh. Tapos babalik siya ngayon sa loob. Gano'ng kahirap guys. Wala kasing ano, tungtungan. So yan guys. Magsisinsil si Pus. Ano. Tatagos yan dito guys sa ano, sa loob ng kwarto na to. Yung pinuputasan niya. Napakalawak kasi to ng napakalawak kasi yung kwartong 'yan, oh. So, dalawang sprinkler po naman 'yan, guys. Kaya kung ininitin sa kabila. Dalawang sprinkler. So, 'yan. So, 'yun na, guys. Tapos na kaming mag-install ng ano na dito sa isang unit. Ayun. Lalagyan na lang nila ng end cap sa dulo para sa pressure bukas. Magtitesting. Ayan guys, yan. Yan ang trabaho ni paring Boboy na mastermind. Yan. Oh. Yan. So yan guys, yung nagtagos doon sa labas. Sa hallway. So yan guys, oh. Yan. Yung dito sa kabilang unit. Yan yung ginawa namin pangalawa. Tapos ito yung yung una pala. Ito yung una. Papasok naman yan dito sa unit. Ito guys, yung nakikita nyong butas na yan. Yan, yung sa ulo. Ano yan? Sprinkler dito sa hallway. So yan guys. Diba? Yan. So ganyan ang design ng mechanical guys. Yan. Yan siya. So yan, kagaya nga sinabi ko kanina doon sa kabilang unit guys. Ayan, di ba? Nilagyan na ng takip yung pinaka droppings ng sprinkler para ready to ano na, testing bukas sa pressure kung may mga tagas. Yan. Lahat na yan guys, nilagyan na. Ayan, yan, yan. Ayun. So yan guys, ang pagkakaiba ng fire pro sa electrical. So ang fire pro kasi ay maraming mga fittings. Hindi kagaya sa electrical sa amin, ang fittings lang ay coupling at saka elbow. Kung magkaroon man kami ng offset, yun ay binibend namin sa hydraulic bender. Kung malaki ang tubo, kung di dos, uno, dos, or tres, cuatro na GI5. So yun yung ano namin. Pero dito ang ginagawa, mga connector yan, reducer, elbow,
Yun yung ano, at saka marami pang ibang fittings. So, yun yung pagkakaiba ng Fire Pro at saka ng electrical. So, mas mahirap talaga yung sa Fire Pro. Pagdating naman sa electrical, ang delikado sa amin, lalo na kang pag nag-testing na ay ang live na kuryente. Yan. So, yun lang guys. So, mamaya guys, papakita ko yung mga fittings ng Fire Pro isa-isa. Ipapakita ko kung ano ang mga iba't ibang klase ng fittings ng ano ginagamit namin. So para ano nyo kung ano talaga yung pagkakaiba ng Fire Pro sa electrical pag nag-i-install ng piping. So yun kasi guys, yung sa electrical ay ang pagpapiping namin ay diretsuhan lang. Dito pwede mong gamitan ng elbow ng kaunti para maipasok mo, ano mo. So, yun yung ano, malaking pagkakaiba. Kasi tubig naman yung dadaan, kaya walang problema, hindi mahirap. Kung sa electrical, mahirap talaga yun. Kasi maraming ilbong ano. So, yun lang guys, papakita ko mamaya yung mga fittings nila. Maging yung mga Victrolic clamp at saka yung Victrolic clamp kasi guys na demo ko na nung unang video ko. So iaano ko pa rin, isasabay ko pa rin sa pagpipicture ko ng mga fittings. Paano ang procedure niyan guys? Paano ang procedure niyan? So tinotorch yung ano, dugtungan kasi mainit na yung thread sealant. Tuyo na yung thread sealant. Ah, tuyo na yung thread sealant. So kailangan talagang i-torch. Oo, kailangan. Ah, ganun pala yun para lumambot yung pag ano. So yan. Diba? Ang hirap talaga guys. Ang hirap talaga magpaliwanag pag ano. So yan. Nakakuha tayo ng mga technique guys, tik-tik. So samantalang yung torch na to sa PVC lang namin 'to ginagamit sa electrical. Ayan guys, so nagkakabit si Ronnie Ricketts, ng ano ng elbow. Ah, papasok yan guys dito sa kwarto. Yan. Sir, yung ginawa ko sir. Ginawa mo pa akong poser ah, masama yan. So ito na guys yung unang ano niya, unang ginawa niya. Pasok doon sa tabi ng kwarto. So yan siya, tumagos dito, o ganyan. Yan, oh. Yan. So yan guys, magpuputol si Manoy Richard ng ano, tubo na 1-in-1-4. Tapos ang process niyan guys, kumbaga sa electrical nipple pandugtong. Pagkatapos niyan putulin, ititread yan sa ititread niya sa threading machine. Ngayon, ayan guys, oh. So ang pag-thread guys, ganito yung ginagawa ni Victor. Yan, ganyan. Pinuputol nila sa tamang suka, tapos pinutridan ang kabilaan dulo para malagyan nila ng ilbo kung ilbo connect. So diba ang bilis no, kung nagari ang gagamitin dyan, abuti ng isang taon, hindi pa putol yung ano. So pag may cut off na gamit, mabilis magputol ng tubo. So yan guys, yung pinutol kanina ni Richard, lalagyan na natin ngayon ng teflon. Lalagyan niya pala ng teflon. Yan. So anong tawag niyan, yung sealant ano? Thread sealant ano? Ito guys, na thread sealant, ang purpose kayo niyo, tagalogin natin. Ang purpose nito guys, pag nai-install na tong tubo na to, habang tumatagal guys na tigas yung ano na yan, sealant. So talagang ano, kumbaga ang gawa ng Fire Pro talagang 100% para wala nang pabalik-balik, wala nang leak. Yan yung purpose niya. Pag dinugtong na yan, so lalagyan pa nila ng sealant dyan sa ibabaw, thread sealant, para sureball talaga yung tubig na walang leak. So yan guys, ganyan ang paglalagay ng teflon. Mga bigati na talaga itong installer. Yan.
Ayan guys, so lalagyan pa ng thread sealant. Ang tawag dyan guys, thread sealant. Ayan. Ayan na guys, oh. Naikabit na yung ano, tubo. Ayan. Ayan guys, yung branch line ng Fire Pro. Yung main tubo natin na inilagay doon sa huluy. Ayan. Ayan guys, ang tawag dito ay push gun. Magkakabit sila ng hangir. Ayan, ito yung bala ng panghangir niya. So ipapakita natin guys. So ayan guys, oh. Nalagyan na nila ng hangir yung tubo para hindi siya masyado. Ayan oh. Ayan. Ayan. So ayan na guys, oh. Ikakabit niya na yung ano, tubo palabas dun sa main branch. Ng ano, ayan, 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 ayan. So ayan. Hindi ko makita. Ayan oh. So ito na guys yung nilayout namin na bracket. Yan yung isinampa na tubo. Yan. So yung makikita mong ano, yan yung branches, branch line. Yan, itong malaking tubo na to, yun yung main line. Yan. Yan guys, ang ating nagre-repair kasi siyang taga-testing ng ating mga main line ng Fire Pro. Mga branches ng Fire Pro kung may leak. So yan guys, pati yung firebox na yan, siya ang nagkabit yan guys. Yan yung pinakabitirano, si Buboy. Ayan, bali pauwi na daw siya sa Sabado kasi nagsasago-sago na. Tiyan nyo guys, oh, may tubig o. Oh, oh. Yan. Tiyan nyo, o. Oh. So, ibig sabihin may tubig na talaga siya guys. Tawag yan, yung fittings niya. Ano, patinti. Patinti? Oo. Ayan yung ginagamit natin. Baka nagpuputol tayo ng tubo sa branch. So, anong purpose yan, boss? Para madugtong siya. Oo. Kahit nasa gitnaan, pagitan ano. Oo. Kahit yun. Nasa gitna yung leak niya. Oo. Para i-level gagawin din yung nakailangan pa kasi natin tubo. Ayun. Oo. Yan guys. Oo, guys. Oo, harap ka dyan. Oo. Yan. So yan guys, good morning. Ang gagawin namin ngayon guys ay ayan, titibagin namin to kasi ibabaw namin yung firebox dito. Box fire. Ayan yung aming pinakamalupit na designer. Engineering. Hindi na engineering. Grabe ka naman. Yan. So yan guys, kakatingin niya ng grinder. So mamaya papakita ko kung paano to tibagin, sirain. Yan. Ito. Tapos yung firebox, wala yatang firebox tayo ha. Asan yung firebox natin pare? Doon pa sa kanto. Sa baba. Kukunin ko na lang mamaya. So yan guys, ipapakita ko kung ano, paano i-set up ni Dong Bobo yung ano, yung firebox dito. So yung kasama pala namin ay si Ronnie Ricketts, ito. Itong nakasalamin. Ayun, si Richard, ayaw magpakita sa ano, nakatalipon. Ayan si Boboy, pinakamalupit na ano namin dito, tester. Siya nag-testing ng ano, repair. So yan na guys, mag-umpisa na siya ng pagkakating ng ano, ng fitting. So yan din ang pinakamatapang namin na nag-fitting dito, nagkakating. Gamit yung grinder. Yung grinder machine yan. So pag ganyan guys, ang tawag din sa inyo sa iba ay portable. So, pag iyan pinagana ng kuryente, ang tawag lang yung guys, machine. So, yan guys, mamaya papakita ko yung yan. Yan guys, ang sector firebox. Yan yung pinagamit. Yan namin yung mga kuryente. Guys. Chini-chipping lang niya lang. Ito ang ano. Yan. Yan guys.
dadaanan ng tubig yan. Tanggalin mo yung silikon. Tanggalin mo yung silikon. Okay na. So ito na yan guys, yung chiniping namin dito para sa firebox. So nagkaroon tayo ng adjustment kasi nadaanan tong PVC. Yan. So yung firebox natin, in-adjust natin dun. Kaya medyo lumaki yung ano, chinipingan. So hindi natin ano yan, kasi yung VTR yan guys, yung ventilation through the roof, yung pasingawan. Itong anong to, itong PVC na to. So hindi natin pwedeng galawin yan. So kami na lang nag-adjust dito. Ayan, pataas. So yun guys, ang gagawin namin ngayon ay mag-pressure kami. So yan, kakargahan na namin ng tubig yung mga tubo. Para testingin kung may mga leak o mga front line o yung mga dinumtungan ng mga piping. So kasama ko ngayon si Angelo. So yan guys, ang reading natin dito sa ano, sa gauge ng ano natin ay hanggang 200 lang. Ngayon pag sumobra daw diyan, sabi ni foreman, sasabog na daw yung ano dito. So yan, laging babantayan tong gauge na to. So yan guys, ang tinatawag na firebox para sa mga ininstall natin na tubo. Yan. So dito yung bagsak niyan. So dito kakabitan pa to guys ng hose dito. In case na magkaroon ng sunog, ito na lang ito bubuksan niyan. Nandito yung hose, ilalatag mo lang tapos yan, bubuksan mo lang yung tubig. So ang ginagawa ni Buboy ngayon, tinitesting niya na to. So yan guys, papakita ko yun. Guys, yung compressor machine, ito yung ginagamit pag nagtitesting na dun sa mga tubo kung may leak ang tubig. So wala yung nagtitesting, hindi natin maipapakita kung paano gamitin to. So yun guys, ang gagawin namin ngayon ay mag-pressure na kami ngayon. Yan, inaayos yung ating ano, pressure machine. Siya yung ano natin, water pump natin pala na gagamitin pa ano, magkakarga ng tubig sa ating mga branch line ng ano, tubo. So yung kahapon natapos na namin guys. Ngayon ipipressure namin para malaman namin kung may mga tagas yung ating tubo. So ulit, kasama natin ulit yung ano, yung ating master, si Buboy. So magbibigay siya sa atin ng technique mamaya kung sakaling may mga re-repairin. Sana walang re-repairin para tuloy-tuloy yung ating ano, trabaho. So iba-iba kasi yung nag-install ng mga bronze line ng ating Fire Pro, kaya hindi natin alam kung perfect talaga siya. Actually wala naman talagang perfect sa trabaho, walang 100% na trabaho, pero lagi naming itinatry na gawin ang lahat para kung sakaling ano, may re-referin ay kaunti na lang. So yun lang guys, mamaya magkakarga na tayo ng tubig sa ngayon yung timba natin, sinakarga na ng tubig, pinupulo na para mamaya pag open itong pressure machine, yun tutulak na yung tubig papasok. So yun lang guys, hintayin natin mamaya na magkaroon na tayo ng, mag-iikot tayo dito sa third floor. So third floor na tayo, ikutin natin mamaya, titingnan natin kung may mga leak. So yun, ipapakita ko mamaya sa video kung sakaling may leak, kung sakali, pero sana wala naman para wala na tayong mare-repair. Mas mahirap kasi mag-repair guys kaysa sa mag-i-install ng yung unang ano, installment. So yun lang guys. So yan guys, prepare na ni Buboy yung ating yung tubo, yung hose, magsisip-sip ng tubig kasi medyo ay tama na guys.
Hindi na kaya yan, boy, tatagas. Lagyan natin ng ano, boy? Ng chichap. Pwede ba yan, boy? Ganda rin ng ano, no? Ng pressure machine yan, ano? Ang late lang ng water pump, oh. Mga ilang araw, ay mga ilang oras, boy, ang pagkarga sa tubo? Ha? Dalawang oras. Parehas din yan ng pressure sa baba, 200 din. So, ito yung extension na ito, yung tabi natin ito. Okay. Good morning. Lati Panda. Lati Panda. CS ka na? CS ka, lipat ka sa CS. Ayan, Jose. Ayan. Boss Boboy. Ito. Kagaya nung, ano guys, yung pressure dun sa second floor, pag pressure namin, nung wala ito. Absent kasi ito eh. Ayan. Ganyan din yung style doon. Pakita mo yung ano. Hindi yan yung pag... Sabi ko yan, hindi naman kita sinasama. Naman yung si Buboy. Ha? So mamaya guys, pag ano, nagkakarga na, 30 minutes, boy, mag-iikot na tayo. Ayun guys, ang gagawin lang, gagawin ko lang ngayon ay mag-check ako ng mga tubo, yung may mga takit guys. Mapapakita ko, ayan o. May mga takit dyan sa dulo. Ayan. Mag-ikot muna ako habang hindi pa pumapasok yung tubig para malagyan natin ng takip. So, yun guys. Ikot-ikot lang sa building. Yan, journey. Yan. So, meron na. Yan. So, medyo madaming kwarto dito guys, ikutin ko lang. Actually kompleto naman, pero sana walang maiwan na walang handcuff ang tawag dyan guys, pang sarado sa ano. Dito walang sprinkler ah. Sombrero tayo, medyo malikabok. Sayang yung ating kagwapuhan. Ayan. Napakaraming kwarto to guys. Bawat floor. Yung naka 14 na kwarto. Ayan. Yan. Laki ng mga kwarto.
Galak-galak mo na, ha? Guys. Opor. Oh, sa amin. Eh, hindi nga ano, hindi nga sinunod nila eh. Kasi oh, may mga abang na pati. Sinabi ko na yung kay sa forma namin. Eh, hindi daw masusunod kasi yung incheck daw yung dapat masunod eh. Eh, wala. Yun nga eh. Advance na sana yun eh. Eh, ang PVC pa namin ginagamit eh, isang metro inalon to. Kano it is? Parang flexible hose. So, na, tinitingnan ko kung may mga ano na. May lakyan pa din. So medyo parang perfect yung ano natin, ha. May mga pin-cup na, guys. Okay na. Nandito na ako sa pinakadulo. Ayan, mga pin-cup na. So actually guys, ang aming tinatrabaho na nasa tabi lang ng Taal Lake. Ayan. So yan guys, papakita ko sa inyo. Guys, ang Taal Lake. Ayan. Ayan siya. Ayan yung Tagaytay sa taas, yung bundok na yun. Ayan. Ayan yung Taal. So hindi natin masyadong makita kasi medyo mahamog siya. Medyo nag-ano yung ulan. Kagabi hindi nag-ulan eh. Pero dagong-dong siya ng dagong-dong. So yung ano, baka sa Linggo mamiminute kami dito sa lake na yan. Tahimik ang dagat. So magandang minute yan. Continue natin yung pag-check ng ano. Pero medyo okay na. Wala na dito sa kabilang ano. Doon tayo sa kabilang side. Check natin ulit. Kasi ano. Yun, may ano na yung ating firebox. Check natin yung nakalakas siya. Nakalakas siya guys. Yun. Dito. Angkat na. So yan, check natin lahat. Check natin, check natin. Yun, yun na na. Angkat na. So actually guys, talagang ano siya. Complete yung angkat niya. So ang abangan na lang natin ay yung ano, kung sakaling may mga tagas. So yun nga yung sinabi ko kanina, sana walang tagas para wala nang masyadong re-referin at maka ano na tayo, maka layout na tayo ng firebox. Okay no, kasi yung firebox guys, chikipingin yun. So, pag natapos-tapos na dito guys, sana makasama ako sa ano, pag-electrical dito ng smoke para at least matutunan natin guys kung paano mag ano, mag setup ng smoke detector. So, yun. Yun yung gusto kong matarget na naman ngayon guys ng panibagong skill. Yung matuto tayo ng smoke detector. Tapos dun sa panel controller nila, yung
Yun, may mga anak, may mga nagtira dito. Dito naman. So yun. Napakaganda dito, guys. Anim na building daw to. Yun. Okay naman, wala na lang. Ayan, napakahabang building ito, guys. Pero apat na palapag lang. Ayun, guys, ano, kompleto na yung aking ano. Ayan, na-check na natin. So ngayon, titingnan natin, babalikan na natin yung partner na natin, si Buboy, kung nagkakarga na. Ayan, ayan, nagkakarga na, guys. Okay na, walang ano, tinig ko na yung kabila. Ayan, lahat. Ayan, lahat may takip. Ayan, nagkakarga na siya. So yun, guys, nag-check na kami ng mga may taga. So ang ating ano lang, ang ating problema lang ay sa mga clamp, Victolic clamp. So ang sabi ni Foreman, mabilis lang daw yan i-repair. Tapos yung ano, mga end cap natin. So yan, papakita ko, guys. Yan yung end cap na yon, yung sa may sprinkler na yon. Yan, may tagas. Ayun, tutulo na, guys, oh. Tingnan niyo. Ayan, pakita natin. Ayan yung tubig nyo. Ayan, madali lang yan i-repair kasi kakabitanan pa yan ng tubo, ng sprinkler. So yan. Tapos yan, guys, yung Victolic clamp na yan. Ayan. Ayan. So ito kasi, oh, yan ang basa nyo. Tapos yan pa, guys, oh. Yan lang, guys, sa ngayon, tapos na kami sa pag-pressure. Wala naman masyadong naging problema at madali namin na ayos. So tapos na dito sa taas at pupunta na kami bukas sa fourth floor or first floor para doon naman kami, guys, magkakabit ng ano, branch line. So yun lang, guys, salamat sa panonood. See you sa next content ko. Maraming salamat, guys.